Hello guys, paano ba mag-set ng payment info dito sa account mo para doon na lang ikakaltas yung monthly subscription mo? So ano ba yung mga kailangan mo? So it's either debit card or credit card or Paymaya virtual card or Komo or GoTime card sa Robinson. So wag lang yung GCash card. So yun po yung mga dapat mong ihanda. So ngayon, check natin ngayon saan mo ilalagay yung number, card number. Click mo yung tatlong guhit sa taas. Click mo yung My Info. Yan. So, tingnan mo dito sa baba, Payment Info. Ayan. Yung Payment Info na yan, ilagay mo dyan yung card number, name on card, tapos credit type, credit card type, MasterCard or Visa card yan. Pag nagsisimula sa 5, MasterCard yan. Tsaka may logo na dalawang bilog. Okay? So, yung Visa, nagsisimula sa number 4 yan. Yun yung 16 digit sa harapan ng card. Okay? Credit card number, yan, 16 digit. Expiration date, nandun din yan. Yung mayroong slash, nandun yan. Okay? Yung unang number doon, halimbawa 04, ayan. March, April, May, June. 06, June yun. Slash, 26. Tapos, yung 3 number security code sa likod ng card. Then, lagay mo yung address kung saan ka nakatira nung kinuha mo yung card na yan. Kung ano yung address na ginamit mo nung kinuha mo yung card na yan. Okay, lagay mo dyan. Then, save mo lang dyan. Click save. So, lagay mo lang ng laman yan. So, tuwing due date mo na, halimbawa, adjust. Adjust yung due date mo. Tuwing adjust po, ikakaltas po dyan. Basta may laman ha, ikakaltas po dyan yung monthly mo. Hindi ka na nagwo-worry kung kailan ka magbabayad. So, maganda may laman lang po yun. Okay, so lalo na mahirap magbayad kung wala kang credit wallet, kung hindi ka marunong sa crypto. So, baka makalimutan mo pa. Pero kung meron kang mga nakarecord dito na card sa payment info, kahit makalimutan mo yan, automatic i-deduct po yan. So, yun lang guys. So, sana magawa nyo po ng paraan. Anong card ba ang gusto nyo? Okay? Kung meron kayong ATM card, kuha na po kayo. Okay? Virtual card ng Paymaya, pwede rin po yan. So, yun lamang po. Thank you.